Hello, magandang buhay. So ngayon po ay puntahan natin yung isa nating estudyante na ayaw nang pumasok. So punta natin, tingnan natin kung ano yung kanyang dahilan. So hapon na, nasa 5 o'clock PM na, katatapos sa school. Kaya lang kailangan nating puntahan para malaman natin. Tara, samahan nyo kami. Bale, mula sa school hanggang sa bahay ng ating pupuntahan ay nasa 3 kilometers ang layo. So medyo mahirap po yung daan na road, pero pilitin po nating makarating po sa kanila. Kailangan ko po kasing malaman kung ano yung dahilan para mabigyan natin ng solusyon. Ano po yung dahilan ng bata, bakit ayaw nang pumasok? So minsan po kasi ay mayroon po nangyayaring bullying. So hindi po face-to-face na bullying, pero mayroon po kasing cyberbullying. Ano po? So gusto kong makausap yung bata, baka umamin. Kasi sa mga klase po niya, yung tinatanong po, wala naman daw pong problema sa school. Basta bigla na lang po hindi pumasok. Reliever po namin o libangan namin makalabas ng school, makalabas ng bahay. So sa daan pa lang, kapag nakakita ko po ng ganito mga talawin, ay nakaka-relax na po ng isipan po. Kasi sa school, syempre ay hindi maiwasan na maingay ang mga bata. So eto yung ginagawa po namin outside na sa oras ng aming trabaho ay for relaxation din lang. Hirap ng daan papunta sa kanila. Sabi po ito ng mga bukid, papunta na sa mga paanan ng bundok. Yung ating daan, kaya lang kailangan po natin makarating. At kailangan po natin makabalik ng maliwanag ba po. Kasi pag nagsilip po dito, at isang ilaw ay wala kang makita dito sa mga kabukiran dito.
bahala ka. Sige, babayaran ni mama yung mga utak sa school. Mansion na. Nandun.
Susoso, kurang lang susoso, peruangun.